Hello everyone. For this interview, I invited one of the upcoming female models of our country. As you can see, she has a beautiful face at matangkad po yan. Kaya dapat talaga pwede siya maging modelo, talaga dapat maging modelo. So may I introduce to you Miss Rina Meyer. Hi Rina. Hi everyone. Hello, hello. Ayan, nandito si Rina, no? Actually, we are here in Silang, Cavite because we have a shoot and I took advantage of this shoot para ma-interview na rin si Rina. Diba, Rina? Yes, po. Rina, it was your dream, no, to become a model. Yes. Diba? Pangarap mo na yun, bagets. Tsaka, gifted ka ng height, sayang na rin lang, diba? Tsaka, syempre, itsura. Diba? Oh. Sa anong edad mo ba na pagtanto? Wow, ang lalim na pagtanto. Na pag naisip na pwede kang maging modelo. Mga ilang taon ka nun? Kwento mo. Ano po, ever since talaga. Simula nung siguro 8 po. Ah, talaga? As early as 8, ha? As early no, as 8. Grade 1 pa lang po ako. Kasi ako na yung pinaka, ano, pinakadulo sa pila. Oo, oh, oh, nasa lagi, nasa ayun, likod. Ayun, para sabi ko, sign. Siguro mga sign yun okay. Na matangkad talaga ako. And then, nagulat na lang ako nung ano na yung taon, mas lalo akong tumangkad. Oh, and okay. Other people na told me na, ay, can you become a model? Para, sinasabihan ka na nila. Oo, okay. Sinasabihan nila ako. Sabi ko, ano ba yung model? So, na-curious ako. Tapos, nag-research ako about doon. And then, nakita ko, gusto ko nga. Ah, so 8 years old pa lang, ha? Yes. Remember, kids, sa 8 years old pa lang, na-realize niya na pwede pala siya maging modelo. So, kayo, di ba? Hindi rin na nalalayo. Pwede rin sila. Yes naman, di ba? Of course. So, ayan, ha? Take it from Rina, who dreamt of this since she was 8. And ngayon, ayan, she's fulfilling her dream. Yes. No? Yun. Rina, paano ka ba nagsimula talaga? Kasi di ba pangarap mo lang to dati no 8 years old ka. Paano ka nagsimula and who discovered you? Sino naka-discover sa'yo? First po kasi talaga, pangarap ko siya pero hindi ko alam kung saan sisimula. Okay. Kasi syempre hindi naman gusto mo yan, mag-grab mo siya agad. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ang naka-discover po sa akin is yung isang hairstylist sa amin. Okay. Sa Dasma. Nakita niya ako sa isang pageant na pinasali ako ng teacher ko. Sabi niya, hi baby girl, sabi niya, I have a parang hair and makeup competition. Mga ilang taon ka nun? 15 po. Okay, 3 years ago. Oh, ganun. 4 years ago. 4 years, 19 na pala. 15. Oh. Tapos sabi niya, I would like you to be my model in that date. Sabi ko, syempre ako walang alam sa kung ano. Sabi ko, ay, basta model, okay na sa akin. Akala ko, rarampa na ako. Ng, ano, hindi, ganun naman eh. Pagsimula, yes, ganun naman. Syempre, excited ka, sinabi ka modelo. Kahit hindi pa alam na mga ako, sabi ko, sige po. Then, pinupunta, umuwi na ako, sinabi ko sa mama ko, hindi po mayag mama ko. Ah, ayaw ni mama. Sabi niya, hindi mo alam kung totoo yung mga tao na yun. Sa bagay, totoo naman. Totoo naman. And then, luckily, yung hairstylist na yon talagagang mabuti yung kalooban niya. Siya po mismo pumunta sa bahay namin para ipagpaalam sa mga nakipagkilala sa mama mo. Okay. Hanggang ngayon, mag-best friend sila ng mama ko. Ayun yung hairstylist na po yung papa ko na siya ngayon, Papa Dan. Ah, okay. That's good. Taga Dasma rin. Okay. Mm-hmm. At least nakakita ka ng taong, yes, you know, can be trusted. Yes, talaga po nun, kung sino-sino nakikilala ko, mas lumalawak yung knowledge yung, ko about modeling. Tsaka network mo. Yes. Oh. Yes po. Until nakilala ko Sir Iggy, then kay Sir Iggy, nakilala ko si Mama Rine. Correct. Then si Mama Rine, si Derek Kata. Nakapag-show na po at may shows pa kami. Forthcoming. So, yes. Diba? She's now a model. So, totoo lang. She's now a model and she really dreamt of this and now she's living the dream. Yes. No? Tapos, half German ka, di ba, Rina? Okay. Sa tingin mo ba yung pagiging biracial mo, naging advantage sa pagiging modelo mo? Sa tingin ko po, okay naman. Malaking bagay yung looks, no? Yung, or the Filipino mentality na kailangan mistisa. I know. Hindi naman. No, marami magagandang Filipino. Pero, siguro sa genes namin family, parang average lang. Okay. Good thing na lang talaga na may foreign blood ako, mas tumangkad ako. So, mas advantage yun as a model. By the way, ang father niya is German. Mm-mm. And the mother's also part Spanish. Yes diba? Po, quarter Spanish. Oh, so, talagang maraming lahi. And pumasok pa yung Pinoy. Yes, diba? Syempre number one ang Pinoy. Hindi, so, totoo lang. Hindi naman sa ano, Rina. Hindi naman dahil Pinoy tayo. Mm-mm. Kaya lang, napansin ko lang talaga, pag ang Pinay nalalahian ng foreign blood, pretty maganda special yung resulta. Mm-mm. Diba? Kasi I can compare it to other races. Not yes for anything, no? Sorry for the other races. No, I'm not looking down on you. But
It's just that I don't know what kind of genes we have. Diba? I don't know what. I'm pure Filipino. I cannot boast on that. Mm-hmm. But those who are biracial mm-hmm. or who have foreign blood, they come out very really, well. Really. Diba? They come out very beautiful. Yes, yes. Diba? Even boys, they naman. Look good then. Diba? Mm-hmm. So, you don't think that advantage or disadvantage pagiging biracial mo? Pantay-pantay lang naman kasi dito, eh, di ba? Yes. Actually, may special treatment pa nga if ever. Oh, you're so pretty. May half caste. Ang ganda mo. Ganon. Parang kasi iniisip ng mga Filipino na pag half talaga, may half, maganda na. Oo, totoo ganun. Naman. Yan talaga mentality ng diba? Pinoy. Diba? Parang ganon. Tapos, okay pala siya. Even though walang papa. Pero matanong ko lang, Rina. Naisip mo ba na this will be an advantage to you when you were younger? Mm? Naisip mo ba magiging advantages sa'yo yung looks? Ah, actually, no. Hindi. Because talaga sa mga, ay, puti. Agad na nadidinig mong comments. Opo, tawag po. Dapat wala ka dito. May ganun? Opo. Ano yun? Is it some sort of bullying? Yes, bullying talaga siya. Talaga? Ganun ang talaga? May nagko-comment pang ganun, ha? Anak, araw kayo, dapat huwag ka dito. Talaga? Opo. Totoo pala bumalik yan. Bumalik ka dun kung saan ka nagsimula. Totoo pala yan? Yes po. I thought sa movies lang yan. No, totoo po siya. So may mga naggaganyan talaga? Mm-hmm. Anak, araw ka, ganun. Oo, opo. Ay, Diyos, how did you feel? Ano nararamdaman mo noon? Wala, feeling ko special ako. Oh, that's good. Very positive. Mm-mm. Diba? And eventually, yung positivity niya, nabubunga na ngayon. Yes. She's an adult. Adult mm-hmm. na siya eh. 19 na siya. So, diba? Ganun lang. Diba mm-hmm. Rina? Ganun lang. Huwag nang mag-drama pa. Makes your imperfection perfect one. Yes, correct. That's correct. It's a very good. Mm-hmm. At 19, ganyan siya mag-isip. Diba? Ano naman sa tingin mo? Ito, Rina, huwag ka nang mahiya or whatever, no? Diretsahan lang. Ano sa tingin mo ang best physical assets mo? Kung bakit napipili ka sa mga shows, sa mga pictorials? Mm. Ano ba sa tingin mo? Ikaw? Number one yung height ko po talaga. Okay. As in yung height. Siguro, yung mata. Mata, correct. Because modeling is about emotion din. Correct. Diba? So, yun yung mata ko na paglalaruan. Then, some other na makeup artist sinasabi, maganda ba yung mata? Ganun. So, feeling ko ayon. And then, I don't know if it's asset, pero yung personality ko talaga. Number one yun, personality. Aside from for physical, yung personality yes, niya. Yes, yung and attitude. And I can attest to that. Because this girl is a very, very nice girl. Not because I'm interviewing her. Kasi hindi ko siya kukunin dito sa shoot. Kung alam kong problematic. Thank you po. Diba? Hindi ko na siya kukunin sa mga shows ko. Kung alam kong mahirap siyang kausapin. But no. You know, for people out there who are watching, who want to get her, just message me in my YouTube so I can connect you to Rina. Mm-hmm. She's a very, very nice girl, especially yung mga brand directors. Baka naman. Diba? 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 Yun, oh, hindi natin masabi. Hindi natin masabi Rina eh, diba? Ganyan lang ha. Huwag ka lang magbabago ha. Sino po kayo? Yan. Dito, nakita nyo na yung personality. Diba? It counts a lot. Mm-mm. Even abroad, no? Malaking bagay sa sabi nila kailangan may personality yes, yung modelo. Ha? Ganun lang Rina ha. I mean, hindi ako magsasawang magsabi sa'yo. You know? Kasi, Diyos ko, hindi ko pagtsatsagaan to kung alam ko may problema to. Diba? Alam, I mean, nambubuhos ng tubig to. in the industry, I'm known to be so needy about choosing models. Mm-hmm. So when I see a model who's really good, why not? Diba? Why not? Meron ka bang role model na tinitingala, Rina? Sa model? Model din. Before po wala, kasi syempre wala akong alam about, mga knowledge about modeling. Pero ngayon nalayo pa ba? Miss Jasmine Meyerhofer. Si Jasmine. Yes po. She's the kind of model na kapag naglakad siya, it's impossible na hindi ka titingin. Hindi mo papansin. Na parang, pag sa bridal, akala mo ngayon lang siya kakasal. Parang lagi-lagi siyang kinakasal. Alam mo ba sa show ko nag-propose si Angelo. Yes, napanood ko yun. Sobrang professional. Number one uli yung ugali. Hindi, alam mo Rina, parang ganyan din siya sa'yo. Mm-mm. I mean, hindi ako magtsatsagang kunin, hindi si Jasmine, alam ko problematic si Jasmine. Napakabait din po nun. Mm-mm. At alam kong ganun din po ang patutunguhan ni Rina. Kasi they have the same, almost the same personality. Kung alam nyo lang. Yung natandaan ko nga po yung sinabi mo nakaraan, si Ate Jasmine yung tipo ng model na parang nai-excite pa din siya kahit matagal na siya sa industry. Tinanong ko nga siya, alam mo ba, tinanong ko siya,
May nervous ka pa ba? Oo, dire. Parang kami din. Pag nag-show, may nervous pa rin kami. Ako po, hindi ako nakakatulog kapag alam ko kinabukasan. Na merong show. Ako, katulad yan, mamaya matutulog. Hindi ako makatulog. May shoot pa po kami hanggang bukas. Hindi po ako, parang may excite ako kapag gusto mo talaga yung ginagawa mo. Paano, parang hindi ka makapaghintay ng makatulog, tapos bukas, agad. Oh, tama. That's a good attitude, actually. Mm-hmm. Para hindi umabang, di ba? Ganun lang naman yun. Ano ba ang future plans mo, Rina? Sa model, nakapasok ka na sa industriya, mm-hmm. di ba? Nandyan ka na, you're working with the mm-hmm. designers na pinangarap mo lang makatrabaho before. Ano pa yung future plans mo? Ano pa ba yung mga nasa isip mo? Siyempre po, mas dumami yung knowledge ko. Pero yung pinaka-dream ko po talaga is mag-model abroad. Yes, yun talaga. Yung kahit wala ng TF, basta pumunta lang ako doon. Oh, parang ganun yung iniisip ko. But you know, alam mo naman sa abroad, di ba pwedeng walang TF? Mm-mm. Lahat yan meron. Mm-mm. Gusto dream meron. Ko po talaga yun. Just hayaan mo pagtutulungan natin. Pagtutulungan natin, Rina, basta maging mabait lang palagi, at walang pagbabago, we will work things out. Mm-hmm. I mean, we can always help. Yes, yes, baka nga nanonood niya yung mga alaga ko nasa New York, so sister niyo na to, okay? Okay? So pag pinalipad dyan, pwede ba asikasuhin niyo? Di ba? So ano pa ang... di ba, dream mo makapaglakad sa abroad? Di ba? Sabi mo nga. Saang fashion capital mo gusto talagang pumunta? At bakit yun? Sige nga. Paris, France, then New York. Of course. Doon sa mga lugar na kasi yun, talagang fashion industry is so big. Fashion capitals kasi yes. Sila. Oh. So, yun. Siguro po, part din. Siyempre, I'm half German. Siguro, sa Germany. Oh, meron din naman industry doon. No? Siyempre, kung aside from the Philippines na talagang half ko, siguro kapag nandun ako, mararamdaman ko, I belong here pa din. Mamaya tayo dyan. Okay. Ano naman ang preparations na ginagawa mo para ma-achieve mo yun? For everybody's watching, I'm not that super skinny type of model. Ngayon pero pinagsasabihan po, naman namin siya. Yes, ngayon po, so wala na talagang rice kapag kumakain, then workout, then talagang meditate talaga, then exercise din po talaga. What do you do? Anong klaseng physical exercise? I do running din po kasi. Okay. Tapos sa gym, nag-gym din po ako. Pero ngayon, so super yung mga work bumabalik na, so wala nang time, nag-aanindan po ako sa diet talaga, nagpo-focus ako sa diet. Tsaka bagets ka pa naman, yes. You're only, kaya pa i-burn yan, ano? Kasi iba pagka umabot na ng 22, 23, medyo nahihirapan na. Lalo pag umabot ka ng 25, nako, mistisa ka pa naman. So yes. You really have to discipline yourself. Hindi naman ako nagsasawang sabihin sa kanya palagi yun. Di ba, Rina? Yes po. So ano naman ang masasabi mo? Ngayong nakapasok ka na, ilang taong ka na? May one year ka na ba sa fashion industry? 4 years na po. 4 years, okay. Ano ang masasabi mo sa industriya sa whole? Ano observations mo? Sa Philippines po? Dito. Fashion industry po sa Philippines is sobrang big deal. Grabe yung mga talent. Yung talent and skills ng mga designer na lalabas nila. Correct, yung showcase nila. Yung mga, grabe yung, iba talaga, may kita mo yung Filipino beauty models. Kakaiba. So, for me, fashion dito sa Pilipinas, sobrang big deal, kakaiba, and unique. But are you enjoying it so far? Yes! Hindi naman po ako magtatagal kung hindi ko na-enjoy. Talagang, ngayon ba naiintindihan na ni Mama? Yes po. Dati kasi, before ng pandemic, ayaw niya talaga ako na parang, kailangan lagi siyang sa shoes ko. Okay. Lagi kasama. Pero nung pandemic po, syempre bawal magtala ng kumpanyo, tapos may mga swab test, wala talagang choice. Correct. Hanggang sa nasanay na. Nagtiwala na siya. Opo. Yun lang naman ang ano eh, kailangan makuha mo lang tiwala ng magulang mo eh. No, may tiwala po siya sa akin, wala lang siyang tiwala sa mga sa ibang tao. Correcto. And we understand. Personally, I understand. Kasi may mga model doon kami before. Nakasama palagi si Mami, isang si Daddy pa nga. So, baka ang ginawa ko, instead of ano, kinaibigan ko sila and eventually, ay... Nakuha mo yung trust. At saka inano ko, in-explain ko para maintindihan nila kung saan, kung bakit gano'n ang mga policies natin sa industriya. Diba? Paano naman sa mga co-models mo? Kumusta sila? Men of more reason po talaga. Kaya ako nang papatuloy is yung mga co-models ko. Ah, okay. Grabe yung bonding. Sisterhood, yes, brotherhood.
parang, syempre, bata pa lang po ako din sila, mga seniors ko na. Oo. Baby, wala namang ano, ganun. Wala namang nagtataray sa'yo, or na-insecure sa'yo. Meron naman. Meron din, hindi okay. Naman siya mawawala, oo. Hindi mawawala ng taong, hindi ka talaga gusto, hindi naman lahat ng taong magugustuhan ka. Correct, tinanggap mo na rin yun. Yes, nobody's perfect. Pero anong, how do you do it? Handle it. And, o, paano hinahandle yung mga ganun? Wala, instead na ganunin ko rin sila, mas kakaibiganin ko pa. Tama, o, correct. Diba? Kasi correct. Naman, kung anong ginawa sa akin, gagawin ko pa. So, and that's what we call positive reinforcement. Yes, yes. Diba? Rina, sige, mamaya ihuhuli ko yun. Kasi I told you earlier, before tayo mag-shoot, diba sabi ko, ang market ko na nanonood, yung mga nanonood dyan ngayon, is from 14 to 25. Yes. So I'm sure may nakakapanood ngayon na ka-age mo, mm-hmm. or even younger than you mm-hmm. are, no? Na gusto rin maging katulad mo. Yes. Anong ma-advise mo sa kanila? Siguro is to know and understand the real meaning of modeling. Okay. The duties and responsibilities of a model po. Siyempre, alam natin na kapag sinabi model, ay maganda, ay matangkad. No, it's not about it. May deep meaning, may hidden meaning pa po doon. Mas marami pa. It's about how you communicate, how you handle yourself. And siguro, it depends pa rin sa nakakasama mong tao, like their kata, ganun. Kung may tiwala ka sa sarili mo and gusto mo talaga maging model, ayun, mm-hmm. gagawa ka ng paraan para marating mo din. Para ma-achieve mo. Mm-hmm. And pag nandun ka na sa posisyon na yon, just enjoy it talaga. And treasure every moment. Oh, ayan, kids, ha? I mean, take it from Rina, who is only 19 years old, who dreamt of it at 8 years old. Who knows? Hindi natin masabi. Yes. Diba? Hindi natin masabi. Mm-mm. Baka kayo naman nasusunod. Yes. Diba? I-try lang. Mm-mm, diba? I-try lang. And have a good attitude. Mm-mm. No? Number one. Rina, pinakahuli. For the information of everyone, hindi niya po na-meet ang father niya. Yes. Okay, but, but despite of that, she has a positive attitude in life. Mm-mm. If ever, Rina, nanonood si daddy, what will you tell him? Hello? What will you tell him? No. Hindi, ayaw mo na muna. Umiiyak na po siya. Hindi bali, wag na po natin anuhin yun. But I hope the father will be able to see this and be proud of you, Rina, that you are now a beautiful woman inside and out. Do you know your father's name? No? But she is Rina Maier, M-A-I-E-R, of, no po. Ano pa paanong spelling? Kilala ko siya sa name, pero sa picture hindi. Okay, what's his name? Rainer Maier. Rainer? Rainer Maier. Rainer Maier. Mr. Rainer Maier, I hope you will be proud of your daughter. She's beside me. We have a photo shoot here in Silang, Cavite. And she came from Dasmariñas, Cavite earlier. I just hope that, of course, sino ba naman ang daughter? Whoever your daughter is would be excited to see you and meet you in person. So I hope you will find time, Mr. Maier, to contact me, if not Rina directly, but she will be glad to meet you in person. So Rina, I'm sorry I made you cry, but you know, I just wanted to do this because we don't know, Rina. We don't know if your father's watching right now or relatives are watching right now. At least you can have a closure if you want with your father, mm-hmm. or know him, diba? So we all cannot live without our fathers. One way or the other, you have to know your father. Father's day pa naman. Oh my God, oh, I forgot. Mr. Maier, happy Father's Day. Rina, will you greet your father? Happy Father's Day. It's okay, Rina. It's okay. She's a very nice girl. I think she deserves to really be happy. Okay, so thank you very much, everyone. Rina, say bye-bye to everyone. Bye, everyone. Bye.